Magandang gabi mga kapamilya. Welcome po sa gabi-gabi nating The Giggle Gap Show dito sa The Broken Marriage Vow. At tinan nyo naman, napakadami kong kasama tonight. Nagbabalik una ang The Other Woman, Lexi Sue Ramirez. Hi, Lexi! Hello! Magandang gabi! Hi, MJ! Nice to see you again. Good morning dyan sa'yo. And hello sa lahat ng taong nanonood all over the world. Hello po! Magandang gabi! Salamat sa pagtuto! Speaking of nanonood, umabot tayo ng 115,000 sabay-sabay na nanonood sa YouTube channel natin. Pataas ng pataas, wow, everything. Nagsimula kanina ng 130,000. So, you know, wow, inaabangan nila yung Giggle Fest ngayong gabi. Also joining us, makikilala natin tonight ang mga karakter na malapit kay Lexi. Simulan natin sa kanyang best friend na si Justine, Migs Almendras. Hi, Migs! Sir MJ, magandang gabi po sa inyo lahat at sa lahat na nanonood at sumusubaybay ngayong gabi. Sana po ay magpatuloy po ating Giggle. Ako, marami pa kayong aabangan. As a best friend, konsentidor ka ba? Alam nyo, aabangan nyo yan sa pagdaan ng mga linggo. May kita nyo kung talagang susuportahan ko ba siya. Kasi di ba pag kaibigan ka, may mga pagkakataon, pagsasabihan mo yung kaibigan mo eh. Right, so, right. Abangan na lang natin kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na mga linggo. Okay. May mga follow-up question ako, pero mamaya na. Tuloy-tuloy ko muna yung mga pagkapakilala sa mga kasama natin. Ang yaya naman ni Lexi na si Yaya Maggie Malu Cristologo. Hi, Yaya Maggie. Hi, MJ. Oo, susuportahan ko si Lexi. Agad-agad, wala all pang the tanong. Way. Wala pang tanong eh. Wala pang tanong. Agad-agad. I love you, Tita Malu. Nako, yung mga viewers, huwag kayong mag-giggle. Team Lexi itong napapanood nyo tonight. Ha? Yes, Team guys. Hashtag Team Lexi itong mga nandito tonight. Ang number one supporter niya, ang father ni Lexi na si Fred. Please welcome Art Acuña. Hi, Art. Hello. Good evening, everyone. Salamat sa pagtangkilik nyo sa amin. And keep watching. There's a lot of twists coming up. Nako, abangan nyo si Kuya Art. Sa mga susunod na buddies, ay nako, talaga namang malalaman yung Team Lexi talaga, si Daddy Fred. Also joining us, all the way from the other side of, you know, sa East Coast, I think, ang mother ni Lexi at ang nagsusuot ng buhay na puff sleeves, Natalia. Please welcome Ms. Rachel Alejandro. Hi, Rach. Hi, MJ! Good evening sa lahat ng mga nasa Pilipinas ngayon. At hello, mga kapamilya. Joining you all the way from New York. Tuwang-tuwa ako kasi ang dami-dami talagang nagme-message sa akin. Ika nga ni Natalia, not once, not twice, but many times. Na ang ganda-ganda daw ng show. Tuwang-tuwa sila sa napapanood nila. Kakaiba daw talaga. So I'm so grateful sa lahat ng mga nanonood ng The Broken Marriage Vow. Okay, now, masaya ang ating kwentuhan. Mamaya pagbalik natin, mas marami akong tanong. Pag-uusapan natin ang mga eksena. Don't forget to use the hashtag TBMVMeetTheLuceros. I-type nyo na ang inyong mga reaksyon, saan kayo nanggigigil, saan kayo naiinis. Babasahin natin mamaya yan at tatanong natin yung mga tanong ninyo sa ating Team Lexi Cast ngayong gabi. In the meantime, balik muna po tayo sa serye. We are back here sa The Giggle Gap Show ng The Broken Marriage Vow. Yung ngiti ko from ear to ear. Eh. Parang una kong tanong, parang bait-bait mo naman pala, Lexi. Good girl ka naman pala. May mabait talaga si Lexi. Hindi, sa totoo lang, MJ, actually mabait talaga si Lexi. Talaga ba? Yun, mabait siyang anak. Oo, mabait siyang kaibigan, kay Justin. Baka kay Jill, hindi yan masyado. Pero... Alam mo, nanggigigil ako ngayon pala. Diba, arty-arty ni Lexi? Ayaw maliwala ni MJ. Sweet girl lang talaga siya. Sweet girl, haba-haba ng kuko mo ngayon. Actually, sino-channel ko si Lexi. Ano to, very crucial to sa character ni Lexi at saka ni Natalia. Talagang in-advise kami ni Direk Connie. Gusto niya talaga long nails kami habang nagsushoot ng The Broken Marriage Vow. Alam mo, sobrang excited ako sa tatakbuhin ni Lexi sa The Broken Marriage Vow. Pero excited din ako sa best friend mo dito na si Migs. Okay, may nag-comment dito si I Stan Jody habang nanonood siya. Sabi niya, parang bet din ng best friend ni Lexi si David. Comment.
Alam mo, masasabi ko lang dyan, bilang Justin, bakit naman hindi? Ang pogi-pogi naman ng ano ng, di ba? So, syempre, why not? Coconut. Oh, di ba? Nakikisali pa. Sa mga makikisali pa to. Dami-dami na namin. Yung pala ang plot twist, siya pananalo, no? Correct. Lot-lot pa pala nanalo. Kami ni Ate Jody dito. Lot-lot kayo. Ito. Speaking of, ito hindi lot-lot. Yaya Maggie, ikaw daw talaga ang tunay na reyna ng primetime bida. Kasi ikaw si Yoli sa FPJs ang probinsyano, ikaw si Yaya Maggie sa Broken Marriage Vow at Martina sa La Vida Lena. Grabe. Wala nga ako sa viral eh. Wala ako sa viral yung 9:30. Oo. Sana blackout bingo na. I claim the blessings of work, pero iba-iba naman kasi yung timetable noon. Yung La Vida, we did it last year. Yung Provinciano is a 6-year running teleserye. And itong The Broken Marriage is our fresh baby offering from Dreamscape. Yeah. Pag gano'n talaga, pag magaling talaga, hindi nababakante. Ganun yun. Diba? Ikiklaim ko na rin yan kasi mahal ko talaga yung trabaho ko. Love it. Mahal namin lahat. Lahat ng cast dito, sobra. I love it. Okay. Kuya Art, si Kuya Art naman, this is kind of, habang pinapanood kita kanina, ang refreshing nung role. Kasi nasanay ako ng mga action-action yung mga ginagawa mong serye recently. Ito medyo kakaibang atake. What's the question? Sorry. Hindi, reaction lang na parang yun nga, parang ang refreshing ng project na to for you. Well, yeah, I always look sa mga projects naman ang hinahanap ko, hindi yung action eh. Hinahanap ko yung mga human interaction moments, you know, the quiet moments, serious moments, you know, it could be loud, it could be quiet, but it's always a human thing. Right. You know, the action thing is just, it's flashy, it's nice to look at, but it's entertaining. Me as an audience, you know, as a viewer, ang hinahanap ko talaga yung human relations ba? Right. Those nuances between people, when people talk and listen to each other, that's what turns me on. That's always what turns me on. How was it working with Sue? Oh, I love working with Sue. She's fantastic. she radiates. She doesn't have to say the line yet. Dumadating na, yung waves, nararamdaman ko na. You know, and I can say that about Sanjo also. You know, this is a stellar cast, I'm telling you. They're serious about what they do. They absorbed their characters so well that all you gotta do is listen. Right. If you listen to your scene partner, you're going to know what to say next. You know, you don't even have to think up the line. You know what to say next. I was blessed with that, and I want to thank everybody for that. It's like, that's rare when it happens that acting ensemble just went, boom, it was just there, man. Nice. Nag-gets ko yung sinasabi ni Kuya Arte. Kasi kanina naglalakad pa lang si Sue, gusto ko nang patirin eh. Alam mo yung parang... Uy, sobrang! Uy, huwag naman! Team Lexi nga talaga to. Team Lexi talaga to. Sobrang! Okay. Si ano, Rachel naman, no? May comment din dito. Sabi niya, napakabongga ng mga suot nila, sabi ni Aina. Sabi naman ni Kay, akala ko lilipad na si Natalia kanina, kabog ang damit. Grabe, yeah, as you can, nakita niyo ba kanina? Ngayon ko lang na-review kasi we watched actually itong buong pilot week na to. We were given the opportunity to watch it in advance last week. And ngayon ko lang napansin, nung inulit ko ngayon yung eksena pinapanood ko, tinamaan ko pala si Lexi nung dumaan siya sa akin. Sa laki nung scene. Oh, alam mo yun, nung the whole scene na yun, kasi may mga crowd, di ba? There were mga, yung mga background talents na nakapalibot dun sa party scene. And lahat, excuse me, kasi sa laki. Pero ang saya-saya nung role ng Natalia kasi parang I just had so much fun with it. And as you can see, kikay-kikay lang siya talaga. Uh-oh. Pero it will unfold pa. Marami pang layers yung character na yun. And you will see the dynamic between
Natalia, and of course yung si Lexi and si Fred and kay Yaya Maggie, and you will see na actually masaya silang pamilya. They are actually kind of a model family in a way. Yeah. Kasi kaya makikita nyo na may ganito rin pala, pwede rin palang ganito ang ano, ang pamilyang Pilipino, 'di ba? Iba-ibang klase ang pamilya. And I think ako, I'm proud to say na dito sa Lucero family, loving family sila, and they support each other talaga to the max. Ako hindi ako kukontra diyan kasi team Lexi ang gabing ito. Yes. Try mo ulit, MJ. Try mo kumontra. I know, baka pag kumontra ako, ma-exit ako dito sa Zoom natin. Kaya sa mga nanonood ngayon at ready na kayong gumigil, aba eh, Team Lexi tayo ngayon. Ito na, alam mo itong susunod na body, ito exciting ito eh. Panoorin nyo na to dahil marami nang magaganap na siguradong magbe-build up ng high blood pressure nyo. Ayan na, napapamaygash na si Sue. Okay. Huwag lang pong mag-judge. Please be in all time. May warning again si Yaya Maki. Don't judge. Okay. Hashtag TBMV Meet the Luceros. Use that para mabasa namin ang reaction nyo. Mamaya pagbalik natin, piyesta sa reaction ang babasahin. Alright, we are back here sa last part ng ating The Giggle Gap Show. Gusto ko lang i-mention na alam niyo ba kung sinong invested na at araw-araw nanonood, Bianca Gonzalez, gigil na gigil na rin, and so impressed with everybody. Sabi niya, she can't wait to see yung birthday episode, lalo na yung kay Sue. Alright, okay. Grabe na, no? Grabe na yung build-up, yung tension, lalo pat eto na, papa-imbestigahan na ni Dr. Jill. In for a ride, Sue, sa mga susunod yes, na episode? Yes, yes. Saktong-sakto ang guesting ko sa episode na to. You've been asking me kung lalabas na ba ako nung last time na nandito ako sa ating segment na to, no? Pero ito na talaga, maka-confirm ko na talaga. Ayun na, nakita niyo na si Lexi and more of Lexi on this episode. And I'm sure excited na kayo manggigil. Guys, kay Lexi kayo manggigil, hindi kay Sue, ha? Baka minang pinag-unfollow niyo na ako dyan. Ako wag na nagigigil sa inyo. Wag naman. Pero guys, enjoyin niyo lang yung gigil. Ganun lang dapat tayo. Enjoyin lang natin yung gigil at mga emosyon na nararamdaman natin sa serye na to. Grabe yung ano, sabi ko nga, yung metaphor ng chain na necklace dun sa last scene, no? Parang nasasakal siya sa nangyayari. Grabe. Ang galing. Ang galing ng mga directors natin. Kudos to our directors and to the team behind the wardrobe. Okay, bago tayo maubusan ng oras, siguro kunan ko na kayo ng inyong mensahe. Napaka-successful ng pilot week ng The Broken Marriage Vow. And, you know, thousands and thousands ang nanonood sa atin gabi-gabi. Nagtitrend ang mga hashtags. Anong gusto nyong iparating na mensahe para sa ating mga kapamilya worldwide? Migs, we'll start off with you. Sana po is patuloy natin subaybay ng show na ito. Sobra-sobra ang pagmamahal na binuhos na hindi lang ng mga aktor pero lahat po ng buo ng show na to. Tulad naman ng bagit ko yung pagmamahal, makikita nyo po yung iba't ibang klase ng pagmamahal sa mga karakter na to. Pagmamahal ng magulang, pagmamahal sa asawa, pagmamahal ng kaibigan at kung ano pa man. At sana po sa lahat ng manonood, makarelate kayo at makita nyo rin kahit paano kung alin kayo dito sa mga karakter na susubaybayan ninyo. Medyo hindi pa natin nakikita kung anong klaseng best friend itong si Justin, no? Kung yun nga, kung konsentidor ba to o kung real talk kind of best friend siya. Piling ko konsentidor eh kasi parang na-max out yung credit card niya eh. Baka nakakasakit na ako. Actually, ang dami naiinggit sa'yo, Lexi. Ang dami nagtitweet na parang sana daw kahit sila makahiram kay max Daddy ng Fred. Credit card. Daddy Fred ng credit card at para ma-max out. Okay. Yaya Maggie, hindi ka pa namin masyadong nakikita, no? Pero yun nga, bilang bahagi ng programang to, what do you wanna say? Siguro, speaking for all of us, itong teleserye nito has been translated and adapted by so many countries. Siguro initially, you will compare The Broken Marriage to the other adaptations, but it will grow on you and you will see yung uniqueness and yung resiliency natin bilang Filipinos. And you will see how we love each family member.
ako si Yayamagi or si Malu would like to tell people na you watch The Broken Marriage Vow nightly because it will teach you to love. It will teach you to love unconditionally. Do not judge Lexi, please. She's doing it for love. Yung ganun. Okay. Who are we to say that she committed a mistake? A mistake is a mistake. Pero everybody's broken or everybody is broken at one point or sa buhay niya. All of us are. Pero tayo rin yung bubuo sa sarili natin at makikita nyo yung sarili nyo dito sa The Broken Marriage Vow. Sobrang ganda nung pagkakagawa namin because we felt it. Mm-hmm. Not because of, we felt the story and we immersed talaga na i-represent yung ano, like ako, sino ba naman ang mga helpers sa bahay? But meron silang relevance. Okay. Meron silang statement. So please, i-block off nyo na yon yung 8:40 ninyo hanggang isang oras or sa cable, panoorin nyo kasi talagang matututo kayo. Sobra. Alright. Thank you, Yaya Maggie. Maraming salamat. Parang magsasalita sa witness stand din, no? Parang, opo, Your Honor. Defend. Ito po. Dinedefend agad si, ano, si Lexi. Eh. Okay. Lexi. Kuya Art, ikaw naman, what do you want to say to everybody who's been supporting the pilot week of The Broken Marriage Vow? All I want to say is this is to support what Malu said and what my daughter Lex said and Mig said. You know, this is a story about love. This is a story about the human heart and how fragile it could be. Mm-hmm. And what happens? What do you do when you hurt that? When you hurt that love, mm-hmm. when you break that heart, people will do funny things, man. And that happens to everybody. So there's got to be no judgment whatsoever because one of these days, the person you judge, that just might be you. Okay. You know, love can do that to you. It can move you in so many ways you never even imagined. So keep watching, please, because there's many twists, many surprises that are going to come and you might recognize yourselves in those situations. Yan na nga eh. Yan na. Tama. Thank you, Kuya Art. Raish, I know there are more pop sleeves coming in the coming episode. What do you want to say to our viewers? Ayun. Abangan ninyo ang mga tini-feature namin ang mga Filipino fashion, mga creations ng mga Filipino fashion designers. Kasi isa yan sa mga talagang goal ni Direk Connie na parang ibida. Isa sa mga parang kakaibahan nitong series na to compared sa mga ibang version nito around the world is that ibinida dito ang Baguio, ang ating Filipino culture, and kasama na sa culture natin ang ating mga napakagagandang kasuotan na mga gawa ng mga Filipino artists, Filipino fashion designers. Ayan. So that's number one. Number two, in support of what yung mga sinabi na rin ni Malu at ni Art and ni Sue, na alam mo, bilang artista kami kasi, we trabaho namin to put ourselves in the shoes of another human being. No? So isa yan sa mga favorite ko because I think it makes me well, first of all, hindi ka naman pwede talagang maging effective na artista kung hindi ka isang empathetic na tao. No? Imposible yon. Pero I think doing this role, ang dami niya kasing layer eh. Ang dami niyang parang mga wrong or right, mga moral issues na kinocross at tinatahak itong storya na to. And I found that I learned so much. And ang encouragement ko sa ating mga viewers is that ilagay ninyo yung sarili ninyo sa paa ng lahat ng mga characters nitong show na to because I think it will enrich you as a person. Mm-hmm. Kasi it will teach you not to be judgmental, katulad nga ng sinabi ni Art. It will teach you to forgive. And okay. Honestly, that's something that will go a long, long, long way in these times na napaka-divided po nating lahat. Mm-hmm. Hindi lang ng Pilipinas, but ang buong mundo. Kailangan nating intindihin ng isa't isa. O, di ba ang lalim? Right. I know, I know. Doon. Bakit? Rich, we have a minute left. Sorry, I'm going to go to Sue. Sue, what do you want to say? Go ahead.
Gusto ko lang po magpasalamat, first of all, sa lahat po ng sumubaybay simula nung Lunes. Mas makikilala niyo na po ang Team Lexi or ang Pamilya Lucero sa mga susunod na mga episodes. Invite na lang ako sa kanila, MJ, The Broken Marriage Bow po, gabi-gabi 8:40 p.m. sa Kapamilya Channel at Jeepney TV sa Cable Kapamilya Online Live sa Facebook and YouTube, A to Z Channel 11 and TV5 sa Free TV at Digital sa TFC para sa mga kapamilya natin abroad. And mapapanood niyo po in advance ng 48 hours sa I Want TFC and sa View. So sana po manood po kayo. Madami pong platforms para sa inyo. Pwede niyo pong balik-balikan. Maraming salamat po. Thank you everybody. Tomorrow, Jody Santa Maria together with Ronnie Lazaro, Sandino Martin, Joanne Bascon, and Jane Oineza. Thanks, Sue. Thanks, Kuya Art, Malu. MJ, thank you, MJ. Good night, everyone.